Habang marahan siyang naglalakad papalapit sa kinaroroonan nito, kitang-kita ni Manong Alejandro ang pagsisigawan ng pamilya ng mga manlalason dahil sa pagsilay nila sa matanda na dahan-dahang lumalapit sa kanilang padre de pamilya. Ang iilan sa mga tiyuhi ng dalaga ay hindi na noon mapigilan ang kanilang sarili na hindi tumulong, subalit alam nilang wala silang magagawa dahil sa dami ng mga kakarma na nakapaligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabuhayan ng loob ang pamilya ng mga manlalason nang masipat nilang nagkamalay ang katunggali ni Manong Alejandro. Bago pa man makalapit ang maestro ni Maximo sa kinaroroonan nito, nagawa na nitong makatayo at mapulot ang kanyang talibong na wala ng lason. Pagsilay naman ni Manong Alejandro na meron pa pala itong lakas na tumayo, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang nagwiwika ng: "Hanggang kailan mo mauunawaan na walang lakas ang lasong tinataglay mo para patayin ako? Minsan may mga bagay na mas mainam na tanggapin na lang, lalo pat kung alam mong wala ka nang magagawa para baguhin ang nakatakdang tadhana." "Tadhana? Sa mga ordinaryong manlalason tanda, pwede ang sinasabi mo. Pero sa akin bilang tauhan ni Protasio, malabong mangyari yan." Natatawang sagot naman ng lalaki. Nang marinig ni Manong Alejandro ang pangalang Protasio, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad, gawa ng medyo na alarma siya sa sinabi ng lalaki. Alam ni Manong Alejandro na bagaman malawak ang nasasakupan ng nilalang na yon, hindi ito basta-bastang sinasabi ng hindi kaanib sa samahan nito sa kadahilan ng ang bawat letra sa pangalan ni Protasio ay nagtataglay ng sumpang kumakapit sa mga nilalang na ginagamit ang kanyang pangalan sa pansarili nitong kagustuhan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa manlalason, bahagya naman niyang ibinaba ang sandatang ibinigay sa kanya ni Rakim upang gumamit ng espiritual na armas na kikitil sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Alam ni Manong Alejandro na walang saysay ang pinagtagpi-tagping punyal na ibinigay sa kanya ng mga kakarma, gawa ng tauhan ni Protasio ang kaharap niya. Pagbitaw ni Manong Alejandro sa punyal, bigla naman itong naglaho sa ere bago pa man tumama ang kahit na anong bahagi nito sa lupa. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang dinukot ang nilukot na balat ng ahas sa kanyang bulsa upang magbasa doon ng mga karunungan na tatapat sa tinataglay na lakas ng nilalang. Nang masipat naman ang manlalason ang kanyang dinukot, bigla naman itong umalma na para bang alam na niya kung anong klaseng libreta ang dinukot ng matanda. "Ngayong alam mo ng panig ako ni Protasio, magseseryoso ka na? Huwag naman ganyan tanda. Bakit ka dedepende sa karunungang yan? Gayong alam mo na iisa lamang ang iyong kalaban." Wika ng manlalason, pagsilay nitong ibinuklat na ni Manong Alejandro ang kanyang libreta. "Dapat lang talaga kitang seryosohin, iho. Kakampi ka ni Protasio, di ba? Kaya sigurado kong malakas ka. Kilala ko ang taong yon. Hindi ito magpapasilong ng isang nilalang sa kanyang mga kamay kung hindi ito kapaki-pakinabang para sa kanya. Alam kong hindi mo pa rin inilalabas ang tunay mong lakas. Kaya ngayon, inaabisuhan kitang ilabas mo na." Sagot naman ni Manong Alejandro sa kanyang katunggali. Matapos nitong sumagot, bigla naman yung nagbasa ng mga buhay na kataga sa kanyang libreta na halos ang lahat ng nakakarinig ay parabang nasisiraan ng bait. Labis din ito noong naapektuhan ang mga ordinaryong kakarma sa paligid kung kaya't inutusan ni Rakim ang iilan sa kanyang mga tauhan na umatras na muna pansamantala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw sa dalawang kamay ni Manong Alejandro ang mga nagliliyab na sundang na nasa espiritual na kaanyuan. Sa sobrang ningas ng mga ito,
ay halos matabunan na ng usok ang kanyang katawan na siyang naging sanhi upang hindi siya gaanong masilayan ng manlalason. Matapos yung gawin ng matanda, doon na din nagseryoso ang kanyang katunggali sa paniniwalang magagawa nitong matapatan ang karunungang ipinamalas ni Manong Alejandro. Bago pa man ito makalapit sa manlalason, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niya ang lalaking nagsaksak sa sarili habang seryosong nakatitig sa matanda. Pagtagos ng talibong nito sa kanyang likod, bigla naman yung lumuhod sa lupa at mabilis ang nag-ikot ng simbolo sa kanyang buong katawan gamit-gamit ang kanyang sariling dugo. Nag-umpisa na din yung mag-usal ng mga pantawag hanggang sa hindi naglaon, dahan-dahan nang nagbabago ang anyo nito. Gusto mo talagang seryosohin ko ang laban, tanda? Pagbibigyan kita, pinakamalakas na armas mo laban sa pinakamalakas na anyo ko. Wika ng manlalason habang patuloy na namimilipit sa sakit dahil sa nalalapit nitong pagpapalit anyo. Sa pag-usli ng matatalas na sungay nito sa noo, mabilisan naman yung tinubuan ng kaliskis sa kanyang buong katawan at kasabay nito ang panlilisik ng mga mata ng manlalason. Halos ibang-iba na ito sa kanyang dating anyo na siya namang labis na ikinagulat ni Maximo. Ang buong akala niya kasi noon, tanging mga aswang lamang at mga taong may dugong engkanto ang makakagawa ng ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tumambad sa kanya ang isang malaaswang na nilalang na halos hindi tinatablan ng mga usal na karaniwang kahinaan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisang sumugod si Manong Alejandro sa manlalason, daladala ang dalawang nagliliyab na sundang sa kanyang mga kamay. Paglaho nito sa harapan ng nilalang, bigla naman yung lumitaw sa likurang bahagi nito at kasabay nito ang walang patid na paglitaw ni Manong Alejandro sa iba't ibang lokasyon. Sa bawat paglitaw niya sa tabi ng manlalason, paulit-ulit niya itong hinahataw ng kanyang sundang hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nanghina. Matapos ang mga pangyayaring yon, tila ba dahan-dahan nang bumabalik sa orihinal na anyo ang kalaban ni Manong Alejandro dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. Halos hindi nga yon inabutan ng ilang minuto sa anyong yon gawa ng masyadong malalakas ang ipinamalas na pag-atake ng maestro ni Maximo. Sa pagbagsak ng manlalason sa kinatatayuan nito, agad namang pinalaho ni Manong Alejandro ang kanyang espiritual na sandata upang kausapin yon ng normal. Inaasahan na kasi niya noong hindi na ito magtatagal sa kadahilan ng buhay ang kapalit sa aral na kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa lalaki, doon niya nasipat ang pagkalapnos ng kabuuang balat nito at ang halos walang patid na pag-agos ng kanyang nangingitim na dugo. Napakaputla na din ang pagmumukha ng lalaki, indikasyon na malapit na itong bawian ng buhay. Inaakala mo bang matatalo mo ko sa ganoong anyo? Mahinahong tanong dito ni Manong Alejandro. Hindi ko inisip na matatalo kita. Masaya ako dahil nailabas ko ang kabuuang lakas mo. Ngayong nasukat na ito ni Ginoong Protasio, humanda ka na sa gagawin niya sa'yo! Pabalang nasagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, ngumiti lang naman ito at marahang lumapit sa lalaki. Paglapit niya sa may ulong bahagi ng nilalang, mahinaho naman niya itong binulungan ng... Hindi yun ang kabuuan ng lakas ko, iho. Pinaglalaroan pa lang kita sa lagay na yon. Akala ko makunat ka. Hindi naman pala. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong tinadyaka ng lalaki at kasabay nito ang kanyang pagbalik sa kinaroroonan ni Maximo.
pagsilay naman ng pamilya ng manlalason na wala ng kakayahang lumaban ang kanilang padre de pamilya, dali-dali naman nila itong nilapitan habang umiiyak. Bago tuluyang ilayo ng pamilyang yon ang lalaki, naghintay muna sila ng abiso kay Rakim, pagpapakita na din ng kanilang paggalang. Nang makakuha na sila ng hudyat sa pinuno ng mga kakarma, mabilisan din naman silang lumayo nang hindi umiimik. Sabihin niyo kay Protasio, kung nais niyang kaharapin si Ginoong Alejandro, siya ang dumayo rito. Huwag ka mo siyang mag-uutos ng kanyang mga tauhan kung ayaw niyang makialam pa kami. Maangas na wika ni Rakim sa pamilya ng lalaki habang marahan itong naglalakad papalabas ng kanilang teritoryo. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na din si Rakim sa magmaestro na sila'y babalik na sa baryo. Hindi naman yon pinigilan ni Manong Alejandro sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na marami din yung ginagawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang naupo ang magmaestro sa upuang naroon sa ilalim ng puno para makapagpahinga. Habang nakaupo noon si Manong Alejandro, panay naman ang pagtitig dito ni Maximo sa takot na baka meron na palang iniindang pinsala ang kanyang maestro. Nang mapagtanto nito ang kanyang ginagawa, bigla naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, "Wala akong sugat, Maximo. Pagod lang ako. Alam mo kasi, ilang taong ko na ding hindi ginagamit ang abilidad kong yun. Hanggat maaari, hindi ko yun ginagamit. Pero dahil sa alagad ni Protasio ang kaharap ko, abay napilitan akong gamitin yon." Salamat naman sa Diyos at wala kang tinamong pinsala, maestro. Kanina pa talaga ako nag-aalala sa'yo eh. Dahil akala ko, yun na ang kabuang lakas mo. Sagot naman dito ni Maximo. Kabuang lakas? Nagkakamali ka, iho. Ordinaryong abilidad lang ang gamit kong yon. Kung kabuang lakas kong ibinamalas ko kanina, maaring si Rakim ay naagnas na din sa kinaroroonan niya. Marami ka pang hindi nalalaman, iho, ukol sa kakayahan nitong libretang tinataglay ko. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi naman niya mapigilang magulat sa kadahilanang ang inaakala niyang kabuang lakas. Ordinaryong abilidad lang pala ng kanyang maestro. Sa isip-isip niya, kung ganun kalakas ang normal na pakikipaglaban nito, maaaring ang itinatagong kapangyarihan ni Manong Alejandro ay higit pa sa kanyang inaakala. Matapos niyang mapag-alaman ang bagay na yon, mas tumaas pa ang kanyang pagnanais na magsanay ng husto upang maangkin ang kabuang kapangyarihan ng kanyang maestro. Naniniwala si Maximo noon na sa pamamagitan ng nagtatagong aral ni Manong Alejandro, magagawa na niyang makatulong sa napakaraming tao sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Manong Alejandro sa kanya na upang mataglay ang kanyang lakas, kinakailangan ni Maximong pagdaanan ang lahat ng pagsasanay na kanyang ginawa. Kailangan din niyang maialis sa kanyang katawan ng bahid ng kasamaan, gawa ng yon ang pinakasusi para mataglay ng kanyang disipulo ang libretang kanyang tinatangan. Maestro, paano ho ngayon yan? Napas lang yun ang alagad ni Protasio. Hindi ho ba magdudulot ito ng kaguluhan sa ating lugar? Mahinahong tanong ni Maximo. Kilala ko si Protasio, Maximo. Hanggat hindi mahalaga para sa kanya ang isang nilalang, hindi niya ito papansinin o paglalaanan ng oras. Pero kung sakali mang mahalaga para sa kanya ang manlalaso na yon, wala tayong magagawa kundi ang lumaban. Matagal na panahon na din akong naghihintay para sa araw ng pagbagsak ni Protasio. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Dagdag pa nito na sa ilang taon niyang pananahimik sa teritoryo ng kakarma, hindi lang siya bastang namuhay doon. Nanaliksik siya ng mga impormasyong maaaring may kinalaman sa kahinaan ng pinakapinuno ng kanyang kalaban.
Ayon pa kay Manong Alejandro, na bagaman nasa panig ng kaliwa ang mga kakarma, kailan may hindi niya ito itinuring na isang kaaway. May mga pagkakataong na pagbabantaan niya ang iilan sa mga ito, subalit hindi yun rason para sila'y magpatayan. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais na nilang pumasok sa loob ng kubo para makapagpahinga. Marami pa kasi silang gagawing trabaho sa mga susunod na araw, kagaya ng pagbebenta ng iilang sako ng mga palay at pagtatanim ng mga gulay sa likurang bakuran ng kanilang tahanan. Kinaumagahan, maaga pang gumising si Maximo para maghanda ng kanilang makakain. Hindi na niya muna ginising noon ang kanyang maestro sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na pagod ito. Nang maihanda na ni Maximo ang lahat-lahat, isinaayos na din niya ang mga palay na kanilang ibibenta sa bayan. Bago sumapit ang alas 8 ng umaga, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa baryong pinagkukutaan ng mga sundalo. Doon nila napagpasyahang ibenta ang mga palay, gawa ng marami ang bumibili doon. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang napakaraming tao na nag-aalok ng iba't ibang uri ng mga produkto. Dahil sa wala pa na umbenta sila Manong Alejandro, napilitan silang ipalit ang bigas ng mga bilihing kanilang kinakailangan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi naman naging mahirap para sa kanila na ipalit ang bigas na yon, gawa ng kailangan ito ng maraming tao. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, hindi nila napansin ang paglapit noon ng iilang mga sundalo sa kanilang pwesto. Pagsilay doon ni Maximo, dali-dali naman niyang kinalabit ang kanyang maestro habang nagwiwika ng, "Maestro, may mga sundalo ho. Ano ang gagawin natin?" Dahil sa abala noon si Manong Alejandro, kung kaya't inabutan pa ito ng ilang minuto bago tuluyang masagot sa sinabi ng kanyang disipulo. Pagsilay ng matanda sa kinaroroonan ng mga sundalo, dali-dali naman yung tumayo at nag-umpisang kausapin ng mga ito. Habang abala ang kanyang maestro sa pakikipag-usap, mahinahon namang nag-usal si Maximo para mas lalong maitaas ang sabulag na bumabalot sa kanyang katawan. Magiging mapanganib kasi sa kanya na mabasag ito sa kadahilan ng maaari siyang mamukaan ng mga sundalo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tinawag ng mga sundalong yon ang iilan pa nilang mga kasama na halos nagpalakas ng kaba para kay Maximo. Hindi kasi may alis sa isipan niya noon na maaaring natunugan na ng mga ito ang kanyang tunay na pagkatao. "Bakit ko kami pinagkukumpulan? May nagawa ho ba kaming mali rito?" Mahinahong tanong ni Manong Alejandro sa mga sundalo. "Wala naman ho, Manong. May hinahanap lang ho kaming isang pugante. Normal na ho namin ginagawa to, lalo na sa mga taong dayo sa baryo. Matanong ko lang, may kilala ho ba kayong Maximo? Ganito ho ang kanyang itsura. Dating rebelde na ngayon mamamatay tao." Sagot naman sa kanya ng sundalo habang ipinapakita ang pagmumuka ni Maximo. Pagsilay niya sa papel na merong ukit ng kanyang pagmumuka, doon na mas lalong tumindi ang kaba na nararamdaman niya. Halos dumating na noon sa puntong hindi na mapigilan ni Maximo ang kanyang takot na siya namang mabilisang napansin ng kanyang maestro. Pagsilay nito sa kanya na nanginginig na ang mga kamay, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat at pilit ikinubli sa likurang bahagi nito. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ni Manong Alejandro sa mga sundalo, doon nila napag-alaman na kaya pala hinahanap ng mga ito si Maximo ay dahil may natanggap silang ulat sa kabilang baryo na marami na umano itong napapaslang doon. May nakasilay din kay Maximong naglalakbay patungo sa baryong yon na siyang nagpa-alerto sa mga militar na nagkukuta sa lugar. Pagkarinig nila sa kwento nito, halos hindi naman makapaniwala si Maximo sa kadahilan ng nasisiguro niya sa kanyang sarili na wala siyang ginawang ganoong bagay.
Bagaman hindi kumbinsido ang kanyang maestro sa sinasabi ng mga ito, nagpumilit pa rin itong ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Pagpapakita na din yon ng respeto sa mga sundalo at upang hindi sila mapagdudahan ng mga ito. Pasensya na kayo mga Ginoo. Wala akong nakitang tao na kagaya ng sa litratong ipinapakita ninyo. Pakitanong na lang itong anak ko. Malay nyo meron siyang nakita. Wika ng matanda. Matapos nitong marinig ang impormasyong ibinahagi ng mga militar. Nang marinig ni Maximo ang sinabi ng kanyang maestro, agad naman siyang nag-isip ng kanyang sasabihin para malusutan ng mga sundalo. Kinakailangang huwag siyang magbigay ng malabong impormasyon sa mga ito nang sa gayoy hindi siya nito mapaghinalaan. Sa pagsilay niya sa mga sundalong papalapit sa kanya, marahan naman niyang ikinalma ang kanyang sarili nang sa gayoy makapagbigay siya ng maayos na impormasyon sa kanyang mga kausap. Pagkarinig ni Maximo na nag-umpisa ng magtanong sa kanya ang mga sundalo, maamo naman siyang tumingin sa pagmumukha ng mga ito upang makinig sa kanilang sasabihin. Ginoo, may nakita ka bang taong kamukha ng nasa litratong ito? Tanong ng isang sundalo. Wala ho. Hindi ho kasi ako humihiwalay sa tatay ko eh. Kung saan siya pumupunta, naroon din ako. Kung ano man ang kanyang nakita, yun lang din ang nakita ko. Sagot naman dito ni Maximo. Matapos niyang makapagsalita, muli niyang itinuon sa pag-aayos ng kanilang mga paninda ang kanyang wisyo upang maipakita sa mga sundalo ang kanyang pagkawalang interes sa nais malamang impormasyon ng mga ito. Nang masipat naman noon ang mga sundalo ang kanyang ginagawa, hindi na siya nito kinausap, bagkus ay nagpasalamat na lamang yon sa kanyang maestro. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman nilang iniligpit ang kanilang mga gamit upang lumipat ng kanilang pwesto. Bagaman naaalarma na silang dalawa sa baryo, pinilit pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang pagtitinda para naman kahit papaano'y maging kapaki-pakinabang ang lakad nila. Sa pagsapit ng alas 11, muli silang dinalaw ng 7 musang na naglilibot din sa lugar. Salungat sa ginawa ng mga kasama nito, tumungo lamang yon sa kanilang pwesto para makipag-usap at mangamusta. Dahil sa hindi naman nila yon maaaring maipagsawalang bahala, kung kaya't napilitan sila Manong Alejandro na kausapin ang mga ito. Si Maximo na muna ang namahala sa kanilang mga paninda para naman kahit papaano'y makapagbigay pa rin sila ng kanilang mga serbisyo sa mga parokyano. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni Manong Alejandro at ng mga musang, inimbitahan sila nito sa loob ng kampo para doon makipag-usap. Binili na din ng mga ito ang kanilang mga paninda nang sa gayoy wala na silang iisiping problema. Dahil sa ginawa ng mga sundalong yon, wala nang pagpipilian sila Maximo kundi ang sumama. Kampante naman silang walang mangyayaring masama, gawa ng mga antingero din ang mga musang na yon. Sa pagdating nila sa loob ng kampo, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa isang kubo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, dahan-dahan namang nararamdaman ni Manong Alejandro ang pagbabago ng buong paligid na para bang merong nilalang sa lugar na yon ang nagkukubli. Sa pagdating nila sa isang kubong nasa gitnang parte ng kampo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang lalaking kamukha ni Maximo. Pagtitignang nilalang na yon sa kanila, bigla namang lumapit doon ang mga musang habang nananatiling walang imik. Sinasabi ko na nga ba, kagagawan mo ito, Protasio. Ano bang naidudulot sa iyong maganda sa paggamit ng katauhan ng iba? Bungad na tanong dito ni Manong Alejandro. Nagkakamali ka, Maestro Alejandro. Hindi ko ginagamit ang katawang ito para gayahin ng disipulo mo. Ako'y naiinggit sapagkat ako ang dapat na nasa likod mo
at hindi yan tampalasang walang alam sa karunungang iyong tinatangan. Sagot naman sa kanya ni Protasio. Okay, grabe, sobrang angas pala ni Protasio, no? Kaya niya rin manggaya ng anyo ng ibang tao. Pero ang tanong ngayon, anong magiging reaksyon ni Maximo ngayong kaharap niya na si Protasio? Tas ginaya niya pa yung anyo nito, di ba? Eh ang pinalabas nga nila sa mga sundalo, patay na siya eh. Kaso itong Protasio naman, nangialam. Grabe, nakakasabik. Pero para hindi na kayo mainip, sunod kaagad natin yung 12. Yun lang. Salamat.